Good news mga mahal kong Kamechin, dahil sa wakas, dumating na sa Pinas ang pinakahihintay niyong NMAX 2020 at pwede na kayo magpa-reserve sa pinakamalapit ninyong dealers sa lalong madaling panahon. It's a so seryoso na. Sa kasamaang palad po, ayon sa senior marketing manager ng Yamaha Philippines na si Mr. Camus, ay hindi po matutuloy ang paglabas ng NMAX 2020 dito sa atin. Dala na rin ng krisis na kinakaharap natin ngayon. Kaya kinalulungkot kong ipahayag sa inyo na wala pong darating na NMAX 2020. It's another prank! So kalat na nga sa Facebook ang balita na nag-import si SEC Moto Supply ng sarili nilang unit ng NMAX 2020 from Indonesia. At dalawa ang ibig sabihin nito. Una, darating na talaga sa Pinas si NMAX 2020 dahil naghahanda na si SEC ng mga accessories bago sila maglipa na sa market. Pangalawa, gusto lang sabihin ni SEC na WhatsApp mga kutong lupa dahil sila lang ang may full version pag nagkataon. Bakit ko nasabing full version? Meron kasing dalawang version si Yamaha ng NMAX 2020. Hindi yung ABS at yung standard. Yung kay Indonesia at yung kay Thailand. Yung kay Indonesia, kung saan galing yung binili ni SEC, yun yung kumpletong version ng NMAX 2020. Yung kay Thailand naman, downgraded version. Ang ibig kong sabihin doon sa downgraded version ay marami silang features na tinanggal. Katulad na lang ng TCS, which is a major improvement or upgrade kay NMAX 2020. Wala na rin kay Thailand yung sub-tank rear suspension. At wala na rin sa kanya yung Y-Connect. So anong version yung dadalhin dito ni Yamaha Philippines? Well, base doon sa nakita nating specs na binigay sa atin ni Megavia Motors, mukhang kay Thailand ang mapupunta sa atin. At kung napanood nyo na yung ating NMAX 2020 versus PCX video, sabi ko doon ay wala lang keyless yung kay Thailand. Mali yun. Gaya nga ng sabi ko, minsan dito, hula-hula lang. De, seryoso, ako po humihingi ng paumanhin doon sa nagawa kong pagkakamali na yun dahil hindi ko masyadong nasuri yung website ng Yamaha Thailand dahil sa kagustuhan ko na mabigyan kayo ng maraming magandang content, minsan na kukompromise na yung research sa kakamadali ko. Kaya sana, patawad niyo ako sa pagkakamali ko na hindi ko naman sinasadyang magbigay ng malaking informasyon. Talagang kakamadali lang ako dun sa pagre-research para matapos agad yung video. So nabanggit na rin lang natin yung spec sheet ni Megavia Motors. Kung makikita natin dito, although kapareho siya nung kay Thailand, meron siya nung standard version, which is wala sa Thailand. Ang meron lang sa kanila ay ABS version. At sa kasalukuyan, dalawang bansa pa lang ang merong NMAX 2020. Yun nga ay ang Indonesia at ang kay Thailand. At wala pang ibang bansa na merong specs na kagaya nung kay Thailand, pero may standard version. Kaya malaki ang kumpiyansa ko na ito na nga ang specs na darating sa atin. At dahil ayaw natin ng fake news dito sa Anginomoto, meron tayong mga credible sources syempre. At ayon sa InsideRacing.com, sinabi mismo ng senior marketing manager ng Yamaha Philippines na si Mr. Camus na i-upgrade nila ang kanilang 155cc lineup. Syempre, kasama dyan yung NMAX automatic. At sabi pa niya, naghihintay na lang na ma-deliver sa mga dealers ang mga units. And within the next few weeks, magaganap ang kanilang launching. At kung kailan yung date ng launch na yan, ay hindi natin alam yan. Opo, clickbait lang yung ating title. Kaya kung feeling nyo, niloko kayo. Totoo yun. Pero 50% lang. Kasi inamin ko din naman sa video na hindi ko alam. Kaya kung ako ibabash nyo, 50% lang din. 50% hate, 50% love. So ano yung mga asahan nating upgrades dito kay NMAX 2020 kumpara dito sa first gen NMAX na 5 taon nang inaamag sa atin? Sa engine, meron na siyang SMG o Smart Motor Generator kung tawagin ni Yamaha. Sa conventional na starter setup, hiwalay yung starter dun sa generator. Pero dito sa SMG, isang buong assembly na lang sila na nakakabit direkta sa crankshaft.
Kaya naman, mas madali niyang mapaikot yung engine pagdating sa startup. Kaya mas tahimik na ngayon mag-start ang NMAX 2020. Bukod pa dyan, tumutulong din yung SMG sa SSS o Stop and Start System ni Yamaha. Ang ginagawa ng feature na to, kapag naka-on, dahil meron siyang on and off switch, pag hinto mo, after ng 5 seconds, ay papatayin niya yung makina para makatipid sa gas. Tapos, itwist mo lang ulit yung throttle pag ready to go ka na, aandar na ulit yung makina na hindi mo pipindutin yung electric start button. Ngayon, hindi naman nabago yung feature na yan dahil matagal na yung nilagay sa MIUI 125S at Seoul 125S noong 2017. Pero ngayon lang naisipang ilagay ni Yamaha sa NMAX. Ganyan tayo kamahal ni Yamaha. Pati yung engine performance ni NMAX 2020 ay upgraded na rin ng konti. At pagdating sa speed, makikita natin na angat siya doon sa lumang NMAX kagaya ng makikita natin dito sa ginawang speed test ni Automotive TV. Siyempre, kaya ng dati, nakaw lang tayo ng nakaw ng video ng iba. Now, bukod sa engine, meron pang ibang features na upgraded kay NMAX 2020. Isa pa dyan yung kanyang frame. Yung chassis niya ngayon ay based na doon kay Aerox, hindi na yung lumang chassis ng NMAX. No, kung anong advantage niyan, wala akong idea. Nilagay ko lang yan para kunyari, marami akong alam. Upgraded na rin ang kanyang loops. Well, hindi lahat mag-a-agree dyan dahil yung iba ay gusto pa rin yung lumang mukha ni NMAX. But still, bago pa rin sa paningin. At bukod sa aesthetics, upgraded na rin ang kanyang digital panel na hindi lang naiba yung design, kundi meron na rin voltmeter. At isa na naman yan sa mga maling nasabi ko doon sa ating NMAX 2020 versus PCX video. Kasama na rin sa upgrades niya ang paggamit ng LED headlights, pati na rin sa taillights, pero yung kanyang signal lights ay nananatiling halogen bulbs. Speaking of lights, meron na rin siyang built-in hazard lights. Keyless na nga ang NMAX 2020 at kasama ng feature na yan ay ang answer back system na gamit yung remote ay pwede mong patunugin ang iyong motor kapag nahihirapan kang hanapin sa parking. Charging port. Sa wakas, pwede ka nang mag-charge sa NMAX. Meron siyang isang bulsa para doon sa charging port at meron pang isang bulsa na merong takip kung saan mo pwedeng ilagay yung iyong gadget habang ikaw ay nag-charge ng nagmamaneho. Mas malaki na rin ang kanyang fuel tank na 7.1 liters kumpara sa 6.6 ng lumang NMAX. Sa ngayon, wala pa tayong source pagdating sa SRP. Pero ang aking matalinong teorya ay 130,000 to 140,000 para doon sa ABS version. Pero maraming kumakalat sa mga FB groups na 128,000 daw para sa ABS version. Kagaya nitong nakita natin isang picture na galing umano sa Megavia Motors din. Pero mukhang yung kanyang SRP ay inedit lang sa PixArt. Kayong mga nakakalat ng fake news, kung gusto nyo magpakalat ng kapanipaniwalang fake news nang walang source, gandahan nyo naman yung pag-i-edit. Gamitan nyo naman ng Photoshop. Ha? Puro kayo fake news eh. Fake newsan ko kayo eh. Okay, mabilis na shoutout kina... Kusya ng ating Top Kabechin, Easy Ride, Jiggins Production, Top 2 Kabechin, James L. Ray, Mark Hugo, Kong Full Metal Throttle, Elijah Jimenez, James Padran, Jeriel Nudge, Nudge Hattle, Mr. Rico Suave, Hackerman Breacher, Rudy Muego, Pablo Escobar, The Josh Mayhem, Archie Contreras, Ryan J. Tadina, Emerson Sereno, Robbie Hilario, Annie Crest, Peter Soriano, et Shell James, Marlon Makaraig, Tiger Bag, Motovlog, Half Piano, Bing 09, Mox Mox, Hamza Tocalo, Romano Jr., Liberato, na napakalayo, galing pang Qatar, Noxis Kayon, Wandy World, Gab Montano, Senior Banzame, at kay Bai, J-Cut Moto, check nyo yung kanyang channel. Saka na yung iba na J-James na ako.